Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa iyo at nabuhay sa gitna ng kasalanan. At ikaw, Panginoong Hesus, ang tumanggap ng sumpa at ng kahatulan na nararapat naming tanggapin at pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na dumanak. Nagpapasalamat po kami sa napakalaking biyaya na iniligtas mo kami ng walang anumang kondisyon. Ngayon na pinapahintulutan mo kami, O Diyos, na manatili sa aming laman, nawa ay masuklian namin ang iyong biyaya. At para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, nawa ay mabuhay kami na naglilingkod at sumusunod sa iyong iglesia para sa iyong ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na tumutulong at gumagabay sa amin. At sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon na mapag-aralan ang iyong salita kahit na nahaharap kami sa iba't ibang kahirapan. Hindi po kami makapagtipon dahil sa coronavirus, subalit pakiusap samahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na nakikinig sa salita ng Diyos sa kanilang tahanan o saan mang lugar at tulungan mo po sila. Pakiusap, siyasatin mo po ang aming pag-iisip at mahabag ka po sa amin. At bigyan mo po kami ng biyaya bilang aming gantimpala. Naniniwala po kami na iniingatan mo ang bawat churches sa aming bansa at sa iba pang mga bansa. Kaya nawa, ang mga evangelist na nangangaral ng ebanghelyo, sila ay mapuno ng mas maraming mga salita ng Diyos, ng karunungan, ng pag-ibig, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mapatotohanan nawa namin ang ebanghelyo ng may matapang na puso at nawa ay maitatag ang dakilang kasaysayan ng Diyos na maraming mga kaluluwa ang maligtas. Sa kabila ng pagdurusang ito, kami ay taus-pusong nananalangin para sa iyong pagtulong. Sa gayon ay maisa katuparan ng kasaysayan ayon sa iyong plano ng hindi naaantala. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at pakiusap, ipahintulot mo po sa amin ang pagkakataon na mabuhay para sa iyo. Sa gayon ay mapaglingkuran ka namin at maipangaral ang ebanghelyo sa amin pong natitirang buhay. Pakiusap, kahabagan mo po ang mga churches at sa lahat ng kapatiran na nasa kahirapan. Sa gayon ay manatili sila sa iglesia at sila hindi matisod. Sa oras po na ito, ipagkaloob mo po sa amin ang mga salitang kinakailangan namin. At Panginoon, ikaw na nagtuturo sa amin kung ano ang dapat namin gawin ng may masaganang biyaya, pakiusap. Ipahayag mo po sa amin ang iyong banal na salita na nais mong ihayag sa amin. At nawa, ang mga salitang iyon ay maisakatuparan sa aming puso at buhay. Panginoon, ikaw na tumutulong sa aming kahinaan. Dahil kami ay palaging mahina at nagkukulang, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Gabayan mo po kami, sa gayon ay mabuhay kami ayon sa iyong salita at para sa iyong kaluwalhatian ng hindi natitisod hanggang sa makatayo kami sa iyong harapan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa ating Biblia. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. Basahin po natin ng sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang summer ngayon ay may di pangkaraniwang init. May isang sister ang nagpadala sa akin ng nakakatuwang mensahe kahapon. May mga taong naiinitan dahil sa panahon at sinabi nila ito habang pumipikit ang kanilang mga mata ng dahan-dahan.
Diyos ko, pakipatay ang heater. Dahil yung temperatura po ng heater ay napakainit. Hindi ko masukat kung gaano ito kainit kung ito ay pinatay. Sa tingin ko ay dapat nilang sabihin, pakiusap, pakibukas ang air conditioner ng todo. Hindi ba nila yun kayang gawin? Anyway, sinabi niya itong nakakatawang kwento na ito. Kaya muli, ang panahon po ay di pangkaraniwan ng init. Subalit ang mga bunga ay nahihinog kapag mainit. Mayroong mga natural na mga sakuna at mga krisis na natural na dumarating. Maraming mga kahirapan dahil sa mga personal na problema. At marami pang ibang mga pagsubok sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Ang mga Kristiyano, di gaya ng ibang mga tao sa mundo, ay meron tayong mga kahirapan na hindi nila nalalaman. Sa kasaysayan ng Iglesia, ay nagkaroon ng maraming mga kahirapan, pag-uusig at mga pagsubok. Sa kalagitnaan ng panahong iyon, iningatan ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya ng maayos at ipinalaganap nila ang Ebanghelyo. At kung titingnan natin natin ito ng mas malapit, natapos nila ang gawain ng Diyos na maraming mga tao ang naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo kapag mayroong mga pag-uusig at mga kahirapan kaysa sa komportabling sitwasyon. Ang mga Kristiyano na malinaw na naipanganak na muli sa bansang China, mga ilang dekada pa lamang po ang nakakalipas, ang mga taong nabautismuhan ay nakamamanghang dumagdag sa mga nangangaral ng Ebanghelyo kagaya ni Pablo. Kahit na sila ay nakakulong, kahit na sila ay inuusig, at kahit na kinakailangan po nilang mamatay. Kaya nga po, tinapos ko ang isang aklat na pinamagatang Chinese Church. Chinese Church, ito po ay tinapos ko ng 2 araw. Katulad sa mga kahirapan at pag-uusig ng mga apostol, mayroon din tayong ganoong mga kahirapan. Subalit hindi ito kagaya ng sa kanila. Gayunpaman, iningatan ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya at naroon ang pagkilos ng Diyos habang sila ay nasa kahirapan. Sinubukan ng China na alisin ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunog sa mga Biblia at kung ano-ano pa. Kaya gumawa ang mga Kristiyano ng mga Biblia sa labas ng bansa. Pagkatapos, yung mga Bibliyang iyon ay dinala nila sa loob. Gaya po ito ng pagpupuslit o smuggling ng Biblia. Sila po ay nag-smuggle, nagpuslit ng Ebanghelyo sa China. Kaya ipinamahagi ng mga taga-puslit ang mga Biblia at napakasaya nila na makita kahit na ang kopya lamang ng Biblia. Dahil hindi sila makakuha ng kahit na ano, gumawa sila ng kopya at ipinamahagi ito sa mga tao. Hindi po ba? Nakamamangha po ito, hindi ba? At nakita ko na iningatan nila yung aklat at iningatan nila yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. Nakakatiyak ako na pinanonood ng Diyos kung gaano tayo mas nagtitiwala sa Kanya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pag-iingat ng ating pananampalataya habang nasa kahirapan ay makakapamuhay tayo para sa Diyos kung ganun. Ano man ang mangyari, kung kayo ay umatras dahil sa ibang mga dahilan, dapat po tayong humakbang pasulong ng higit at higit pa. Huwag umatras at mabuhay ng masigasig para sa Panginoon. Kung titingnan ang lahat ng mga nangyayari ngayon, ito ay tiyak na huling kalooban na po ng Diyos. At yung huling kalooban ng Diyos ay nasa paligid lang. At sa tingin ko ay wala nang sapat na natitirang oras at pagkakataon para sa atin na maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya mabuhay para sa Panginoon at makatanggap ng kahirapan mula sa Diyos. Kaya anong uri ng mga Kristiyano ba tayo dapat maging sa mga huling araw dito sa mundo? Sa 2 Pedro chapter 3, sinasabi dito na aalisin ng Diyos ang mundong ito. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa init.
Matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Kaya nga mga kapatid, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya mayroon pong ganitong kasulatan na nangangahulugan sa atin ngayon sa paksa po natin na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kaya habang pinag-aaralan natin ang mga salitang mapuno kayo ng Espiritu Santo, napag-aralan natin kung ano ang buhay na puspos ng Espiritu Santo, at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa bunga ng Espiritu sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay nangangahulugang mapuspos. Ang lahat ay kumpleto, ganap, walang pagkukulang, matured, kontento, sapat. Ang Diyos ang nag-utos ng pagiging puspos. Puspos ng pag-ibig, walang hanggang pag-ibig. At binigyan niya tayo ng perpektong kaligtasan, walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig po ay perpekto at walang hanggan, hindi ba? Kaya't hinihingi rin sa atin ng Diyos na magbigay tayo ng lubos o perpekto. Sa Mateo chapter 5, sa verse 48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo'y maging banal, maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. At ang nilalaman kung saan ipinangaral ni Jesus ang tungkol sa lahat ng kautusan sa lumang tipan ay, sinabi po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Buong puso na may 100% ng iyong lakas, ng buong pag-iisip mo at ng buong kaluluwa mo, ibigin mo ang Diyos. Minahal tayo ng Diyos ng ganito kalaki, kaya nga hinihingi niya sa atin na mahalin natin siya ng gaya nito. Kaya gayon din, sa 1 Pedro chapter 1 verse 15 hanggang 16, sa halip yamang banalang sa inyo tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang ating Ama ay banal. Ito ang dahilan kung bakit naisulat, gaya ng Ama na sa inyo'y tumawag, na nagligtas po sa atin. Maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi po ito naisulat ng maging halos banal kayo. Ang nais po ng Diyos ay maging banal tayo na gaya ng Diyos. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. At gaya po ng alam na ninyo, may nakasulat po sa Apokalipsis sa chapter 2 sa verse 10, maging tapat ka. Maging tapat. Maging tapat hanggang sa kamatayan. Kaya maging tapat. Subalit gaano ka tapat? Sabi po ng Biblia, maging tapat hanggang sa kamatayan. Maging tapat hanggang sa kamatayan. Yung usapin po ng pagiging tapat, ito yung pagiging sakdal. Pagiging sakdal. Binigyan tayo ng Diyos ng perpektong biyaya. Kaya nga, sa Efeso, sa chapter 3, verse 19, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos, tayo ay iniligtas lamang at dahil mayroon tayong laman, dahil tayo ay tao lamang, na maaaring mamuhay tayo ng ganun-ganun na lang. Kailangan lamang nating gawin ang lahat ng ating makakaya hanggang sa ating kamatayan, tapos mawawala na tayo. Hindi ganito ang sinabi ng Diyos. Iniutos niya sa atin na tayo ay maging sakdal. Iniuutos, ibig sabihin ay dapat natin itong gawin. Kaya binigyan niya tayo ng buhay at kapangyarihan upang magawa ito. At inuutusan tayo. Nasusulat na hindi siya yung nag-aani na hindi nagtatanim ng binhi. Hindi siya yung nag-uutos na walang ibinibigay. Sa halip, pinagkalooban muna niya tayo ng buhay, pag-ibig. Pinagkalooban niya tayo ng kapangyarihan upang mapuspos ng Espiritu Santo at ng kalakasan upang tayo ay makasunod, at pagkatapos inutusan niya tayo. Kaya kapag nakatanggap tayo ng biyaya, ang buhay,
at lubos na nakatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos, na siyang ninanais ng Diyos, naniniwala ako na mahaabot natin ang ganitong antas na mapuno ng Espiritu. Dapat ay masidhin nating naisin ito. Ang puno ng ubas ay dapat na magbunga ng ubas. Ang mabuting puno dapat magbunga ng mabuting bunga. Kung natanggap natin ang buhay ng Diyos, ang Espiritu Santong ito ay nasa atin na. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo sa atin? Hindi siya tahimik na natutulog. Siya ay nagpapaunawa sa atin patungkol sa pag-ibig ng Diyos habang lumilipas ang mga panahon. Inilagay niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay araw-araw niyang binabago ang ating buhay. Ginagabayan niya tayo sa katotohanan. Binabago niya ang ating puso at buhay bilang anak ng Diyos. At ginagabayan tayo upang magkaroon tayo ng katangian ng Diyos at maging gaya ni Kristo. Kaya, bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos at mga tagapagmana. Hindi lamang sa salita. Halimbawa, tayo ay naging anak ng isang hari. Tayo ay mga prinsipe. Mga prinsipe. Isa lamang ba itong ordinaryong posisyon? Ang prinsipe ay kailangan tumanggap ng espesyal na edukasyon bilang prinsipe. Mayroong mga kinakailangang pagsasanay bilang isang prinsipe. Siya ay dapat igalang ng lahat ng mga tao. Siya ay may pribilehiyo na maging hari sa inaharap. Subalit gaya din ito, ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos ay 100 ulit o 1,000 ulit na higit na kamangha-manghang bagay. Subalit, sinasabi ng mga Kristiyano na tayong mga ligtas, mga anak ng Diyos, tagapagmana, ninanais nila itong lahat subalit namumuhay ng may kapabayaan. Hindi ito dapat mangyari. Dapat ay masidhin nating naisin po ito. Kung masidhin natin itong nanaisin, ang mga bagay na ninanais natin ay mangyayari. Kaya ang bunga ng pananampalataya ay maaari ninyong makabisado dahil binibigkas natin ito tuwing Lord's Day. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Kung mayroon lamang tayo memory verse contest, marahil perfect na ang score ninyo dito. Subalit, ang bunga kaya ay tunay na nasa ating puso at nasa ating buhay? Yan ang problema ngayon. Sa tingin po ba ninyo ay isa itong bagay na kailanman ay hindi natin maaabot? Sino ba tayo para mamunga ng bunga ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo pong tumutulong sa atin. Subalit bakit hindi natin magawa? Sa Tagsibul po ay nagtatanim tayo ng binhi at hinahayaan natin itong lumaki ayon sa kung anong klaseng binhi ito. Habang tag-araw, mayroong bagyo, may mahinang pag-ulan, at sa taglagas ay namumunga po ito. Kaya sa Biblia, sinabi na titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Dapat ay maging isa tayo sa trigo, ang bunga ng Espiritu Santo. Kung hindi ninyo ito pag-iisipan at hindi magkakaroon ng interes dito, paano kayo mamumunga ng bunga ng Espiritu Santo? Tapos wala rin pagnanais na matuto patungkol pa dito? Kung wala tayong puso na nagnanais na mamunga, ang taong iyon, hindi ko lang din alam. Hindi kaya ang pananampalataya ng taong ito ay gaya ng latang walang laman? Hindi po ito tama. Dapat ay masidhi tayong magnais para dito. Sa 1 Korinto 12:31, subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipapakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na makakamit sa pamamagitan ng ating puso at buhay. Bakit ito naging imposible? Hindi tayo perpekto, subalit dahan-dahan, paunti-unti ay dapat tayong kumilos upang maabot ang kasakdalan. At nasusulat din na kapag dumating si Jesus, ang ating katawan ay babaguhin gaya ng kay Jesus. Gayunpaman, ngayon, mula sa bunga ng Espiritu Santo, napag-aralan natin ang pag-ibig at kagalakan. At ang ikatlong bunga ay kapayapaan. So isa-isa, patungkol sa paksang ito, ito ang unang beses ko na magkakaroon ng sermon patungkol dito.
Kailangan kong maibahagi sa inyo ng maayos ang patungkol dito. Kaya habang isa-isa kong pinag-aaralan at habang tinitingnan ko sa Biblia, marami rin akong bagong mahalagang bagay na naunawaan. At hindi imposible ang mamunga ng bunga ng Espiritu Santo, ito po ay talagang posible. Nabanggit ko sa inyo noong nakaraan na mamunga kayo ng bunga ng Espiritu Santo. Subalit may iba na nag-iisip na ito ay dahan-dahang mangyayari sa ating buhay, paano tayo mamumunga ng lahat ng siyam na uri ng bunga? Naisip ko na din po ang ganito, ngunit naunawaan ko din ito na hindi ito tama, hindi tama yung ganong isip. Hinihingi sa atin ng Diyos na mamunga tayo ng mga ito. Ang ikatlong bunga ay kapayapaan. Tama po ba? Nariyan ang pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Kung natanggap natin ito at naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, mayroon tayong kagalakan. Kaya sa 1 Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Lagi! Para sa isang Kristiyano, ibig sabihin kapag mapayapa, pag may kahirapan, kapag dukha, kapag sagana, kapag may pagdurusa sa laman, at kahit na dumating ang kamatayan, binigyan niya tayo ng kasiyahan na nagpapagalak sa atin kahit na nasa ganoon tayong sitwasyon. Ang tao na may ganitong kasiyahan ay may kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan sa Diyos. Pakikipagkasundo sa Diyos. Ito ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang bunga ng Espiritu Santo, ito po ay kapayapaan. Kaya kung titingnan po natin, ang bunga ng Espiritu Santo, ito po'y kapayapaan. Yun pong mga tao na nahiwalay mula sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan, yun pong mga tao na naliligaw, sila po'y walang kapayapaan. Tayo noon ay mga kaaway ng Diyos dahil sa masasama nating gawi. Gayunpaman, ay inibig tayo ng Diyos at ang mga tao at ang inibig tayo ng Diyos at inibig ng Diyos ang mga tao at isinakatuparan niya ang kapayapaan para sa atin na kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus. Ninanais ng Diyos na maisakatuparan ang kapayapaan. Hindi lamang po niya basta iniligtas ang mga makasalanan na mapapahamak o mawawasak, kundi isinakatuparan din po ng Diyos ang kapayapaan. Kaya nga sa Kolosas, sa chapter 1, verse 20, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa 1 Juan 4:10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mga kaaway ni Jesus. At siya yung tumubos sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Kaya nga hindi tayo maaaring maging mapayapa sa kondisyon na kung saan ay nananatili pa tayo sa kasalanan. Kaya si Jesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip na tayo. Siya yung naging pantubos at isinakatuparan niya yung kapayapaan para po sa atin. Sa Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Walang sinumang masamang tao ang magkakaroon po ng kapayapaan. Walang tunay na kapayapaan sa mga kaaway ng Diyos. Sila ay maiiwang palayo para sa mga makasalanan, sila'y isinumpa at sila'y magtutungo sa impyerno. Subalit dahil si Jesus na siyang muling binuhay, ay binayaran ang kabayaran ng kasalanan. At sinabi niya sa Lucas, sa chapter 24, verse 36, sumainyo ang kapayapaan. Sa Isaiah 53, verse 5, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Si Jesus na walang kasalanan ay pinarusahan at isinumpa sa halip na tayo. Kaya nga, naisakatuparan ang kapayapaan sa Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Gaya ng ipinangako noon, 700 years bago ang pagdating ni Jesus, ang kapayapaan ay naisakatuparan. Ito ang kapayapaan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. 1 Juan chapter 2, verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Isinakatuparan ng Diyos ang kapayapaan pagkatapos niyang pawiin ang kasalanan ng sanlibutan.
Sabihin nating may isang malaking bansa at maliit na bansa ang makaaway. Kung ang maliit na bansa ay sinubukang makipaglaban sa malaking bansa, kahit na sila ay matalo, lahat sila ay mamamatay. Gayunpaman, ang malaking bansa ay naawa sa maliit na bansa. Kapag nilabanan natin ang lahat ng mga tao ng maliit na bansa, sila ay tiyak na mamamatay. Kaya huwag na tayong mag-away at magkaroon ng kasunduan ng kapayapaan. Ngunit kahit na ang malaking bansa ay nag-alok ng kapayapaan, paano kaya ang mangyayari kung yung maliit na bansa ay tumakbo sila, ayaw nila, sila po'y mawawasak? Ang Diyos, isinakatuparan niya yung kapayapaan para sa atin doon sa krus. Kaya sa Isaiah chapter 44 verse 22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinubos na ng Diyos ang lahat ng kasalanan at iniuunat ang kanyang kamay ng pag-ibig at naghihintay sa atin na tayo'y manumbalik. Sa Roma chapter 10 verse 21, subalit tungkol sa Israel ay sinabi niya, sa buong araw ay iniuunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. At sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1. Verse 20 hanggang 22. Colossians chapter 1 verse 20 hanggang 22, basahin natin. Colossians chapter 1 verse 20 hanggang 22. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. At kayo, na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip at sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinapagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Isinagawa ng Diyos ang kapayapaan para sa atin. Tayo po ay napalayo sa Diyos, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos, at tayo na nagkaroon ngayon ng kapayapaan sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang laman at ng dugo ng Kanyang krus. Kaya ang Diyos ay nagalak sa kapayapaan ng mga bagay na nasa lupa at ang kaluwalhatian ng Diyos ay naisakatuparan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kaya't pinagkasundo niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan ni Jesus. Tayo ay may kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Diyos at sinubukan tayong iharap sa Panginoon ng mga banal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya sinabi ng Diyos, pinagkasundo niya tayo sa Kanya pagkatapos ng pagliligtas niya sa atin at nais niya na tayo'y maging banal, walang dungis, walang kapintasan. Ito po yung nais ng Diyos. Tayo po ay may kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang tanging anak. Kaya nais po ng Diyos na tayo'y maiharap sa Kanyang sarili na mga banal. Tingnan po natin sa Roma, sa chapter 5. Roma chapter 5, verse 10 hanggang verse 11. Sapagkat kung noon nga'y ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maililigtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkikipagkasundo. Kaya, noon pong tayo ay mga kaaway pa, tayo ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Dahil ang tanging anak ang nakatanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat sa atin, kaya tayo ay pinagkasundo na sa Diyos. Kaya nakamamangha po ito. Kaya nga, bilang siya
na nakipagkasundo dahil sa nakipagkasundo siya sa Diyos ng higit, ay maililigtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Dahil si Jesus ang namatay sa halip na tayo, ang salitang tayo ay mga kaaway, tapos na po ito. Yung pagiging kaaway natin ng Diyos ay tapos na at binigyan niya tayo ng walang hanggang buhay at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na tamo natin ang kaligtasan. Kaya ngayon, tayo rin ay nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na nakipagkasundo sa atin. Kaya tayo ay talagang nagalak kay Jesus dahil tayo na ipagkasundo na. Tingnan din po natin sa isa pang talata, sa Isaiah, sa chapter 54. Isaiah 54, verse 9, hanggang verse 10. Babasahin ko po. Sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Gaya ng aking ipinangako na ang tubig sa panahon ni Noe ay hindi naaapaw pa sa lupa. Gayon, ako'y nangako na hindi ako magagalit sa iyo at hindi ka nakagagalitan sapagkat ang mga bundok ay maaaring lumipas, maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipas, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Ang talatang ito'y nakakagulat. Sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Ano ba yung bagay na maaaring ikumpara sa mga tubig sa panahon ni Noe? Sa panahon ni Noe, ang Diyos ay sumumpa at humatol at kanyang winasak ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito ang matuwid na hatol ng Diyos. Hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan ng bahaghari, sinabi ng Diyos na hindi na niya muling hahatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang bahaghari ay isang pangako, isang tipan. Ang bahaghari ay may pitong uri ng kulay. Ang Diyos ay nakipagtipan ng pitong beses. Ibig sabihin na hindi na hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin na ang kautusan ay hindi na hahatol sa mga kasalanan ng tao. Pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman doon sa krus. Kaya hindi na hahatulan ng Diyos ang tao. Ito ang tipan at pangako na naitatag sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang aking tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Kaya kahit na ang mundo'y mawasak, ang tipan ng kapayapaan ng Diyos sa atin ay hindi mababago. Ito ay kamanghamanghang pangako. Ang kapayapaan ng Diyos, ito po ay talagang kahanga-hanga. Kaya nga, sa Roma, sa chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo na mga makasalanan ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya mayroon tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay pananampalataya ay nangangahulugan na patuloy na mamuhay ng may kapayapaan sa Diyos. Ang kapayapaan sa Diyos ay dapat na magpatuloy. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ngunit ang kapayapaan sa Diyos, yan ang maaaring masira. Ang isang lalaki at ang isang babae na nagmamahalan at nagpakasal, maaaring masira ang kanilang kapayapaan. Dahil ang ugali ng tao ay hindi perpekto at ang kanilang ugali ay magkaiba. Kaya nagsisimula ang pag-aaway. At maaari silang maghiwalay dahil ang kapayapaan ay nasira. Kaya ang kasiyahan, kagalakan ay nawawala rin. Kaya ang mag-asawa ay nagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, nagbibigaya, nagsasakripisyo. Sa parehong paraan, pagkatapos na maligtas, ang tunay na kapayapaan ay naisasakatuparan sa buhay ng Diyos.
Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin nito na ang kapayapaan sa Diyos ay dapat na mapanatili dahil ang kapayapaan po na ito ay maaaring masira. Kaya pagkatapos na maligtas, kailangan na magpatuloy ang kapayapaan natin sa Diyos. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung kapayapaan sa Diyos, dapat po natin itong maingatan, dapat nating mapanatili, dahil ang kapayapaan na ito, ito po ay maaaring masira. Gaya po nung nakalagay sa ikalawang Korinto, sa chapter 5, sa verse 20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ito ay mensahe para sa mga taong naligtas na. Ang mga taong naligtas na ay naipagkasundo na sa Diyos. Ngunit, bakit sinasabi muli sa Biblia na tayo'y makipagkasundo sa Diyos? Ang mga tao sa iglesia ng Korinto ay ligtas na. Subalit ang pakikipagkasundo sa Diyos ay nasira. Ang pakikipagkasundo ay dapat na patuloy na makamit. Yung pakikisama sa Diyos dapat magpatuloy. Subalit, ang kapayapaan ng mga brothers and sisters sa iglesia ng Korinto, ito po'y nasira. Kaya, ang kapayapaan sa Diyos ay nagpapatuloy sa ating buhay kapag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Filipos. Filipos, chapter 4. Filipos, chapter 4, verse 9. Babasahin ko po. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Si Apostol Pablo ay nagturo sa mga taga-Pilipos ng mga salita na kanyang natanggap mula sa Diyos. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Siya ay Diyos ng kapayapaan. Siya ay Diyos ng pag-ibig. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. At maraming salita sa Biblia na sinasabi ang at. Ibig sabihin na kung gagawin mo ang bagay na ito, ay mangyayari iyon. Halimbawa, Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Apokalipsis 2, talatang 10. At, ibig sabihin, sundin ninyo ang salita ng Diyos at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kung hindi gayon, walang magiging kapayapaan sa Diyos. Ang kapayapaan ito ay makakamtan sa patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya kasinungalingan na sabihin na mayroong kapayapaan sa Diyos habang sumusuway sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ang pagkikipagkasundo ay nakakamit sa pamamagitan ng buhay ng pagsunod. Sa buhay ng fellowship, dapat tayong sumunod sa salita upang magkaroon ng normal na fellowship sa Diyos. Doon, maitatatag ang pagkikipagkasundo at kapayapaan sa Diyos. Kaya, sa Isaiah 26, talatang 3, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Ibig sabihin na ang puso ng tao ay naisasaayos sa pamamagitan ng puso ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagtakda ng layunin, ang kanyang mata nakatuon sa layuning iyon. Kaya naman, dapat nating panatilihin ang ating mga mata na nakatuon lamang sa Diyos.
Dapat nating ituon ang ating mga puso sa Diyos at maging determinado na sundin ang Kanyang salita. Nang sa gayon, iingatan at gagabayan tayo ng Diyos mula sa kapayapaan tungo sa kapayapaan. Ang ating kaligtasan ay hindi po nababago. Ngunit ang kapayapaan sa Diyos ay maaaring masira. Ang pagsunod ay mahalaga para sa patuloy na relasyong may pagmamahal sa mga anak at mga magulang. Ang relasyon sa pagitan ng ama at ang anak at relasyon sa pagitan ng mag-asawang lalaki at babae ay nangangailangan din po ng pagsisikap, effort. Kaya mahalaga na ang kapayapaan natin sa Diyos ay nagpapatuloy. Paano tayo patuloy na makakapamuhay ng may kapayapaan sa banal na Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa sarili po nating kagustuhan? Posible po ba na makapagpatuloy yung pamumuhay natin ng kapayapaan sa banal na Diyos kung ang sinusunod natin ay sariling kagustuhan? Sa 1 Korinto 1, talatang 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag kayo tungo sa pakikisama ng Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang ating buhay pananampalataya. Yan po ang iglesia. Ang pagkakasundo ay dapat na nangyayari sa loob ng iglesia. Subalit ang mga kapatid sa Korinto na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay mayroong problema sa kanilang fellowship sa Panginoon. Meron silang problema sa fellowship sa Panginoon. Bakit po? Bakit kaya? Sila ay walang maayos na fellowship sa ibang mga banal. Kaya dahil dito ang pagkakasundo sa Diyos ay nasira. Kaya't mahigpit na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na makipagkasundo sa Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Ang Diyos ay nasa mga ligtas na brothers and sisters. Tayo po ay iniligtas at binili ng Diyos tungo sa pakikisama sa mga banal. Ito po ang fellowship. Kapag ikaw at ang Diyos ay may fellowship, ikaw at ang ibang mga banal ay may fellowship din. Ikaw at ang mga banal ay may normal na fellowship din. Kaya dito, maaari ka nang magkaroon ng normal na fellowship sa Diyos. Ito po ay gaya ng hugis at sulok na hindi mapaghihiwalay. Pakikisama o fellowship sa Diyos, fellowship sa mga brothers and sisters. Kaya sa 1 Juan chapter 1 verse 3, ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating fellowship ay nagdadala sa atin sa fellowship sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang banal na fellowship. Fellowship sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang iglesia. Ang kapayapaan sa Diyos ay dapat mangyari sa loob ng iglesia. Kaya sa 1 Juan chapter 1 verse 4, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Kung ang kapayapaan ay nagawa sa Diyos at may normal na fellowship sa mga kapatid sa pamamagitan ng fellowship sa Diyos, ito ay sagana at ito ay kasiyahan po natin. Kung ang kagalakan sa pamilya ay nasira, wala nang kagalakan. Alam na alam niyo po yun. Ang pamilyang mukhang mapayapa at parang langit ay magiging gaya ng impyerno. Mali po kapag nagkaganito. Tulad nito ay dapat gawin ang kapayapaan. Kaya nga sa 1 Juan, sa chapter 1, verse 5 hanggang 7, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay liwanag. Kaya paano ang liwanag ay magkakaroon ng fellowship sa kadiliman? Opo, ano po ang ating gagawin upang magkaroon tayo ng fellowship sa Diyos? Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Diyos at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. 1 Juan 1:6,
Kaya kahit na sinusubukan natin magkaroon ng fellowship sa Diyos at nagkakaroon ng maayos na fellowship sa mga kapatid, subalit kung tayo'y nagtatago ng kasalanan sa harapan ng Diyos at mga tao, ito po ang kadiliman. Dapat po ay hindi tayo maging kahiyahiya kahit na ihayag natin ang lahat ng bagay sa harap ng Diyos at mga tao. Ang lakad natin sa liwanag ay nangangahulugan po na ganito. Ang Diyos ay nasa liwanag. At siya ang Panginoon na walang kadiliman. Kaya, mayroon bang anumang bagay ang maitatago sa harapan ng Diyos? Kung tayo lumalakad sa liwanag, tayo magkakaroon ng fellowship sa Diyos. Subalit kung lumalakad tayo sa kadiliman, kahit sinasabi nating may pakikisama tayo sa Diyos, yan ay kasinungalingan. At kung hindi tayo magkakaroon ng pakikisama sa Diyos, ay hindi rin tayo magkakaroon ng pakikisama sa mga kapatid. Matagal na panahon na nakakalipas, isang brother ang nagsabi, magmahalan tayo sa isa't isa, magkaroon tayo ng fellowship. Subalit kinalaunan, nung akin siyang makita, siya ay hindi normal. Siya ay gumawa ng mali sa church. Nang matagal. At yun po ay nahayag sa huli. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay kahit na hindi ito nahahayag. Wala pong kasinungalingan sa fellowship. Kaya sa unang Juan 1:7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin po nito, ang kasalanan niya napatawad na ng dugo ni Jesus magpakailanman. Ito po ang kaligtasan. Ngunit, matapos maligtas, makakagawa pa din tayo ng mali dahil wala namang perpekto. Subalit kung tayo lalakad sa liwanag, kahit na maliit na kasalanan ay mahahayag. Kung tayo ay magsisisi, kung tayo lalakad sa liwanag, ang dugo ni Jesus ay gagawa sa liwanag. Ngunit sa kanila na lumalakad sa kadiliman, ang kanilang mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Kaya kung tayo lumalakad sa liwanag, mayroon tayong fellowship sa Diyos at mayroon tayong tunay na fellowship sa mga banal. Ang Diyos ay gagawa sa kalagitnaan po nila. Ngayon, ang fellowship ay pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo at fellowship ay iisa lamang po. Sa fellowship na iyon, mayroong pakikisama sa Diyos. At ang pakikipagkasundo ay may sasagawa sa buhay ng kagalakan at pagsunod sa Diyos. Dapat nating hanapin ang bawat kasalanan na humahadlang sa atin upang magkaroon ng isang pakikipagkasundo sa Diyos. Kung tayo ay nagtatago ng kasalanan, walang kapayapaan sa Diyos. Ang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos ay hindi madaling gawin. Alam niyo po sa Santiago chapter 4, verse 4 hanggang 5, mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagdanasa na may paninibugo? Kaya matapos magpakasal ng isang babae sa isang lalaki at namuhay sila ng maayos, pagkatapos siya ay nagkagusto at sumama sa ibang lalaki, ay ano po yun? Yan po'y mga ngalunya. Kahit na siya'y nangalunya sa kanyang puso o sa katawan, siya'y mga ngalunya. Gaano po kamahal ng Diyos sa mga kapatiran? Hindi lang po tayo inibig ng Diyos. Nais din niyang makuha ang pag-ibig na mula sa atin. Kailan po? Anong uri ng pag-ibig po? Nais niyang makuha ang perpektong pag-ibig. Alam naman po, ano naman po ang pag-ibig? Ibig sabihin na mayroon tayong fellowship sa sanlibutan? Pag-ibig ba yun? Ibig sabihin na mayroon tayong malalim na fellowship sa sanlibutan? Ganun ba yun? Sinabi ng Diyos na huwag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Ngunit kung iibigin natin ito, tayo nakakagawa ng kasalanan ng pangangalunya sa harapan ng Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Mayroon bang fellowship sa Diyos kung ganito? Mayroon bang kapayapaan sa Diyos kung ganito? Ay wala po. Santiago 4:5,
O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugo? Kaya gaano po kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang asawa po ay kaakit-akit. Maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. At ano pong sinasabi ng asawa? Mabuti ba siyang tao? Mali po siya. Nung ako po ay may nabasa akong isang aklat, isang lalaki ang masayang-masaya dahil ang kanyang asawa ay marami nagkakagustong lalaki at sumusunod sa kanya dahil sa kanyang kagandahan. Siya ay kaakit-akit at marami nagkakagusto. Mabuti po ba ito? Hindi po ito maganda. Sa aklat po ng mga awit, halamang nababakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko. Halamang nababakuran, isang bukal na natatakpan. Hayaan mong maging para sa sarili mo lamang at hindi para sa mga kasama mong dayuhan. Kawikaan 5:17. Ang pag-ibig po ay eksklusibo. Ang pag-ibig po ay sa pagitan ng Diyos at natin, ganun lang po ito. Nais ng Diyos na ibigin ng Diyos sa halip ng ibang bagay. Kung iibigin natin ang anumang bagay sa halip na ang Diyos po ay maninibugho. Ang Espiritu na pinatira niya sa atin, nagnanasa na may paninibugho. Kaya sa Colossians chapter 1 verse 22, tingnan po natin. Colossians chapter 1 verse 22. Basahin po natin. Ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Siya'y gumawa ng kapayapaan, kaya naman nais niyang tayo'y maging banal at nais niyang tayo tumayo sa harapan ng Diyos na walang dungis. Ano po ang resulta ng pakikipagkasundo sa atin ng Diyos? Tayo'y naging banal at walang dungis upang magkaroon ng fellowship sa Panginoon at upang tayo ay makatayo sa harap niya ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan din po natin sa aklat ng Job. Job chapter 22. Job chapter 22 verse 21. Basahin po natin. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo. Sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa. Dapat tayo ay mapayapa sa Diyos. At ang mabuti ay darating sa iyo. Napakahalaga na tayo'y magkaroon ng patuloy na kapayapaan sa Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan ay nais na tayo'y patuloy na magkaroon ng kapayapaan at buhay ng pagsunod matapos nating maligtas. Kaya sa Roma 5:1, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay susuway at kung tayo ay may nakatagong mga kasalanan, ang kapayapaan sa Diyos ay maaaring masira. Ngunit, ang problema minsan wala tayong pakialam dito. Kahit nasira na ang kapayapaan ito, wala tayong pakialam dito. Kaya sa Mateo chapter 5 verse 9 sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sa Mateo 5, binanggit ko na din sa inyo ang yung walong pagpapala. Ngunit kung maingat po ninyong titingnan, mayroong pitong pagpapala. Ang ikapitong pagpapala ay mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, ano po itong kapayapaan na ito? Ito po ay kapayapaan sa Diyos at kapayapaan sa mga ligtas na banal. Magkasama po ito. Ito ang ebidensya na ang kapayapaan ay ginawa ng Diyos at ito ay ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang tatak ay itinatatak ng mabuti. Gaya ng kapag kumpleto ng mga dokumento, merong approval stamp na itinatatak. Kaya pagkatapos po nito, merong tatak. Kaya sa Mateo chapter 5 verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito po ay kasama na doon sa unang pagpapala. At mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Opo, ang pitong pagpapala ay ang pagkatao ni Kristo na nabubuo sa isang taong natiyak na siya'y anak ng Diyos. Kapag ang makasalanan ay naligtas hanggang sa siya pumunta sa langit, kapag ang pagkatao ni Kristo ay unti-unting nabubuo, ito na ang yugto kung saan tayo inuusig para sa katwiran. Mapapalad ang mga mapagpayapa. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang kapayapaan sa Diyos, kundi unang kapayapaan din sa pagitan ng mga ligtas na brothers and sisters. Kapayapaan. Ang church ay ang lugar kung saan ang kapayapaan ay nabubuo sa pagitan ng mga taong nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaya ang mga ligtas ay dapat na makamit ang pakikipagkasundo sa mga ligtas na kapatiran. Tulad ng kapayapaan na nakamit natin mula sa Diyos. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Pareho po ang kahulugan nito. Kaya, kung titingnan po natin sa Mateo chapter 5, verse 23 hanggang 24, kaya kung maghahanda ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anuman laban sa iyo, ano po ang dapat natin gawin? Sa verse 24, iwan mo muna roon sa harapan ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Kapag ang iba'y may anumang bagay laban sa akin, may reklamo laban sa akin, una, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung hindi tayo nagkakaroon ng pakikipagkasundo sa ating kapatid, hindi tayo maaaring makipagkasundo sa Diyos at hindi tumatanggap ang Diyos ng mga kaloob mula sa ganitong klase ng mga tao. Ang ayaw makipagkasundo sa kanilang mga kapatid ay ayaw makipagkasundo sa Diyos. Hindi ba totoo ito? Sinasabi niya na sinungaling ang nagsasabing iniibig niya ang di nakikitang Diyos nang hindi iniibig ang kapatid na nakikita. Ito'y kasinungalingan. Ngayon, mapagpayapa. Kaya sa Mateo chapter 6, sa verse 14 at 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama sa langit, na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na sa inyong mga kasalanan. May ilang mga kapatid na gumawa ng mali sa akin, maging sa salita man o sa gawa, na hindi dapat mangyari, kaya nagalit ako sa kanya. Nagkaroon ng problema dito. Kaya ginawa mo ito sa akin, pagbabayaran mo ito balang araw. Kaya anong nangyari? Wala na pong fellowship, wala ng pakikisama, wala ng kapayapaan. Bakit? Dahil hindi siya nagpatawad. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ang hindi nagpapatawad ay nangangahulugang hindi pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya ngayon, magkakaroon ba ng kapayapaan sa pagitan ng mga taong hindi inaayos ang problema nila? Wala po. Kung sisisihin natin at kamumuhian natin ng isa't isa, kung gayon anong uri ng kapayapaan meron, ang mga brothers at sisters ay dapat makipagkasundo ka agad bago ka manalangin, bago ka gumawa ng anumang bagay para sa Diyos. Ito ang dapat mong lutasin ng una. Humayo ka muna. Kung hindi ninyo pinatatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Kaya kung hindi ka magpatawad, paano ka magkakaroon ng fellowship sa Diyos? Kaya, kung walang pagkikipagkasundo sa pagitan ng mga kapatid, katulad dito ng mga taong ayaw makipagkasundo sa Diyos. Sabi niya, okay lang ako kahit walang pakikipagkasundo sa Diyos. Ayoko nang pumunta sa church dahil ayoko nang makita ang mga brothers at sisters. Kaya ayoko nang gumawa ng kahit ano. Ibig sabihin nito, yung tao na ito ay ayaw nilang makita ang Diyos. Kapag nakita ng mga magulang na mayroong tunay na pagkakasundo ang kanilang mga anak, gaano po sila kasaya at nagkapasalamat?
Kung kinamumuhian ng mga anak ng isa't isa, sinusumpa ang isa't isa, nag-aaway, kung gayon mawawasak ang puso ng kanilang mga magulang. Kapag galit tayo sa isa't isa, nalulungkot po ang Diyos. Ito po ay hindi maganda. Kaya, gaano mang pagkakamali ang nagawa ng mga brothers at sisters, kaya nga nagtanong si Pedro eh, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin, hanggang makapito ba? Sabi ni Jesus, hanggang makapitumpung pito. Kung gayon, dapat ba nating bilangin kung ilang ulit yung 70 times 7? Dapat po ba nating gawin iyon? Imumultiply ito? Nangangahulugan po ito na magpatawad ng walang hanggan, walang limitasyon. Kung titinan po ninyo si Judas, si Jesus at si Judas Iscariote, alam ni Jesus na sa simula pa lang, ngayon pagkakanulo niya si Jesus, ngunit hindi binago ni Jesus ang pakikisama niya kahit isang beses laban kay Judas Iscariote. Kaya hindi napansin ang mga alagad. Nang hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, hinugasan din niya ang mga paa ni Judas. At kumuha ng isang pirasong tinapay at pagkatapos binigyan din siya. Tandaan yun na kanyang inibig siya. Ginawa ito ni Jesus hanggang sa wakas. Subalit tinanggihan ni Judas ang pag-ibig na iyon hanggang sa huli. Tulad ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, dapat nating ibigin ang ating mga kapatid. Ang pag-iibigan ay pagkakasundo. Ang pag-iibigan ay pagpapatawad. Hindi kita kailanman patatawarin. Hindi ko na kaya. Eh anong gagawin po ninyo kung ganon? Ang kapayapaan ay nasisira. Ang kapayapaan sa Diyos ay nasisira. Kaya sa mga taga Efeso chapter 4 sa verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya maging mabait, mahabagin. Gaano po kasakit, kahirap, at baliwalain ng mga taong habang nabubuhay tayo dito sa mundo, lalo na ng mga Kristiyano? Maliban kung pakikitunguhan natin ang isa't isa ng may kabaitan, pagmamahalan at kahabagan, sino ang magiging mahabagin sa atin? Paminsan-minsan, kinukurot, pinagagalitan, kinapupuutan, kinaiinisan. Kung ganun, saan po pupunta ang kapatid na ito upang maaliw? Saan siya pupunta? Hindi ganoon po kadali ang kapayapaan sa Diyos. Ang lahat ng mga salitang ito ay para sa kapayapaan sa mga kapatid sa church. Nais po ng Diyos na makamit natin ang kapayapaan sa loob ng church gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Gaano po karami ang mga bagay na ipinatawad sa atin kay Kristo? Hindi lamang po tayo pinatawad magpakailanman sa ating mga kasalanan, kundi nangangailangan po tayo ng patuloy na kapatawaran. Ngunit hindi mo pinatatawad ang iyong kapatid sa maling nagawa niya? Hindi kailanman? Kung gayon, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hindi magpapatawad ang Diyos. Hayaan niyo pong muli kong balikan ng sandali yung Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 13 hanggang verse 14. Pagtiisa ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Hanggang dito po. Ano po ang ibig sabihin ng kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man? Ang isang kapatid ay may problema sa ibang kapatid. Yun po yun. Nangangahulugan po itong kung mayroon kang reklamo sa iyong puso, huwag mo itong gawing problema. Pagtiisa ninyo ang isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit na hindi nagsisi ang taong iyon sa kanyang pagkakamali, magsisi man ang taong iyon o hindi, kailangan kong patawarin ang taong iyon. Kailangan kong lutasin ang problema sa aking isipan. Ang tanggapin ay nangangahulugang tanggapin lamang ito sa iyong puso. Subalit may ilang mga banal, ayaw magsabi ng hello. Para bang nakakita siya ng isang kaaway, kaya ayaw niyang bumati, ayaw niyang lumapit. Ito po'y walang katuturan. Hindi natin dapat gawin ito. Magpatawaran kayo sa isa't isa.
Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Paano po tayo pinatawad ng Panginoon? Kung hindi po natin natanggap ang kapatawaran ng Panginoon, sa katunayan, mas marami pa akong ginawang masama sa Diyos kaysa ginawa sa akin ng kapatid na iyon eh. Pero pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung kaya't hindi ko mapapatawad ng pagkakamali ng kapatid, ganun po ba? Kung gayon ay hindi ka patatawarin ng Diyos, kung gayon ay walang pagkakasundo, kapayapaan sa mga kapatid ay kapayapaan sa Diyos. Ito po ay isang ganap na relasyon. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig. Sa lahat ng mga bagay ay hindi dapat mawala ang pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, ang pag-ibig ng Diyos, ang tanging bagay na nagbubuklod sa atin. Kung hindi dahil sa pag-ibig na ito, paano tayo magiging isa? Basahin po natin ang sabay ang verse 15. Basahin natin, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na dahil doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaan ni Kristo, hayaan, ang kapayapaan ito ay maghari at mamuno sa ating mga puso. Ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon ay dapat palaging mamuno sa aking puso. Upang magpatuloy ang kapayapaang iyon na mamuno sa ating puso, dapat nating sundin ang salita ng Diyos, patawarin ang mga kapatid, magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, at magpatuloy na may kapayapaan sa ating mga kapatid. Kaya't dapat nating pahintulutan ang kapayapaan na ganap na maghari sa ating puso. Kailangan nating pahintulutang bantayan ng kapayapaan ang ating puso. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Isang katawan, ang iglesia ang katawan ni Kristo, si Jesus ang ulo. Nagiging iisang katawan tayo sa Panginoon na siyang ulo. Merong kapayapaan dito. Tinawag tayo bilang isang katawan para sa kapayapaan at upang maaliw sa kapayapaan. Alam niyo po na napakahirap malugod sa kapayapaan maging sa pagitan ng mag-asawa habang tinatahak ninyo ang buhay. Gayunman, ang mag-asawa ay dapat na subukang unawain ng isa't isa ng may malawak na puso, pagyatsyaga, nagpapatawad, at mapagbigay. Hindi ito magiging maayos kung wala ang lahat ng pagsisikap na iyon. Kaya huwag hanapin ang sinuman ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin. So lahat po ng mga bagay na ito, tinatawag tayo sa iisang katawan, kaya iniibig natin ang isa't isa. Tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Laging nagpapasalamat para sa biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat sa lahat. Kung ang kapayapaan ay nagahari sa ating mga puso, kung ang kagalakan ay laging namumuno sa ating mga puso at kung palaging may pagpapasalamat na sa puso ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay palaging nasa ating puso. Ang kapayapaan ay hindi masisira kung ganun. Kung titinan po natin sa Olympics kapag pumito ang coach o kaya pinahinto ang laro habang nasa kalagitnaan, may problema ibig sabihin. Kailangan muling panoorin ng referee ang video, pag-aralan ng video, at suriin kung ano ang mali. Ganun din kapag ang kapayapaan ay nasira sa ating mga buhay, lumilitaw ang mga problema. Problema sa pagitan ng mga kapatiran at ang problema sa Diyos ay konektado magkaugnay. Hindi po ba? Totoo po ito. Sensitibong bagay po ito. Ito po ay seryosong problema sa totoo lang. Palagi pong ganito eh, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya, sa Roma chapter 14 verse 19, kaya nga, sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Mayroon tayong kapayapaan at pagkakasundo sa church. Kapayapaan na maging iisa. Mga bagay na magbubunga ng kapayapaan, mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa para ito sa kapakanan ng isa't isa, makapagpapatibay sa isa't isa. Kaya naman sa 1 Corinto, Gis 24, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba.
ang pagiging makasarili, ito ay ang ayaw mong patawarin ang taong nakagawa ng maliit na pagkakamali sa iyo. At kapag may nanakit sa iyo ng kaunti, ginagawa mo iyon upang hindi ka matalo. Hindi natin dapat saktan ang brother na iyon at ang sister na iyon. Ginagawa natin ang lahat upang mapatibay siya sa kabutihang loob na palaging nagmamalasakit para sa iba na gaya ng puso ng isang ina na nagpapalaki ng kanyang anak na sanggol. Ganito po ang tamang puso. Hindi po natin dapat saktan yung brother o yung sister na gumawa sa atin ng mga pagkakamali. Kaya ayon sa 1 Corinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya sa church, ang mga miyembro po ay galit sa isa't isa, nag-aaway-away, nagsisiraan, ginugulo ang isa't isa. Tingnan ninyo ang ginagawa ng mga politiko natin sa panahon ngayon. Kahit na yung magkakapartido, humahanap sila ng pagkakamali ng isa't isa at inilalantad ang isa't isa. Hindi ba't napaka, di ba madugo yung bagay na ito? Gagawin po ba natin ito sa church? Kung mayroong nag-aaway ng gaya nito sa church, ano ang gagawin ninyo kung ganun? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi ito kalooban ng Diyos. Sa church, nag-iibig ka, nagpapatawad, nagtitiis, sinusubukang unawain ng isa't isa. Kaya sa loob ng church, ang hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos at kaayusan na nasa salita ay dapat nang maitatag. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kaya nga po, dapat nating pag-isipan ang salitang ito. Kaya naman, dapat ay walang pagkakagulo at pagtatalo-talo sa loob ng iglesia. Kung titingnan natin ang nakaraan ng ating church, nakakatakot pong tingnan kung gaano palakas ng palakas ang pag-aaway ng isa't isa nang wala naman pong kabuluhan. Panggulo. Ito po'y panggulo lamang sa iglesia ng Diyos. Ngayon, ang pananampalataya po natin ay lumaguna ng kaunti. Ang church natin ay lumaguna ng kaunti. Ang hindi nakikitang kaayusan, ang kaayusan ng Diyos ay hindi dapat na masira. Kaya nga sa Roma 12, talatang 18, sa verse 18, kung maaari, hanggat sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Huwag po kayong malito sa talatang ito. Sino ang tinutukoy dito na sa lahat ng mga tao? Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang mga ligtas na banal. Mga ligtas na banal. Lahat ng mga banal. Nangangahulugan na payapang magkakasama. Dapat ninyong panatilihin ang kapayapaan at ingatan po ito. Ang tunay na kahulugan ng salita, mahirap para sa dalawang tao na magkaroon ng kapayapaan. Ayon sa kasabihan po ng mga Hudyo, kapag ang dalawang tao ay nagsama, bumubuo sila ng tatlong grupo. Ang isa ay gumagawa ng isang grupo, at ang dalawang tao ay gumagawa din ng hiwalay na grupo nila. Kaya huwag po ninyong gagawin ito. Dapat tayong makipagpayapaan sa lahat ng mga naligtas. Panatilihin, ingatan ang kapayapaan. Yun lang po. Ito ang bunga ng Espiritu. Ito ang gawain ng Espiritu Santo. Kaya nga sa loob ng church na siyang katawan ni Kristo, dapat tayong mag-unawaan at magkasundo sa isa't isa sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang mga may mahihinang pananampalataya at malalakas ang pananampalataya ay dapat na magkasundong lahat. Subukan po ninyo na mabuhay ng payapa. Kaya sa Hebreo 12, talatang 14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Naisip ko na mahirap o mabigat ang mga salita po na ito. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ano pong kahulugan nito? Sa lahat ng tao, ito man ay kay Kristo. Para doon sa mga hindi mananampalataya, anong uri ng kapayapaan ang naroroon? Magkakaroon ba ng kabanalan? Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan at kabanalan sa lahat ng mga ligtas. Sa mga ligtas po ito. Dapat itong makamit sa isa't isa ng mga Kristiyano.
Ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Mayroon po dapat. Paano naman po yung kabanalan? Ang kabanalan ng Panginoon at katwiran ng Panginoon ay dapat na mabuo sa atin ng higit at higit pa. Sino mang bumabaliwala sa salitang ito na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon, ano pong kahulugan nito? Mahigpit na pahayag po ito. Hindi nyo ito dapat baliwalain. Kapag nakakarinig ng ganito ang mga Kristiyano, sinasabi nila, eh, meron pa akong laman? Ano po? Siyempre, hindi natin ito magagawa sa sarili nating lakas. Kung nais nyo na sundin ang salita, tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Sa 2 Timoteo chapter 2, verse 22, sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sundin mo ang katwiran at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya gawin ang kalooban ng Diyos. Magkaisa, sundin ang kapayapaan. Gaya po sa Kawikaan 12, talatang 20, ang nagpaplano ng kabutihan ay may kagalakan. Kaya mayroon pong kagalakan sa mga nagsasalita ng tungkol sa kapayapaan. Kung saan walang kapayapaan, ang kagalakan ay nawawala rin po. Sa Roma 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At sa Roma 14, talatang 2 hanggang 3, may taong naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng sinuman ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Dito ay may usapin sa pagitan ng mga may mahinang pananampalataya at malakas na pananampalataya. Gayunman, hindi naman talaga mahalaga kung ano ang kinakain, iniinom, o kung ano ang ginagawa mo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi po ganoon, kundi katwiran, kapayapaan, kagalakan ang dapat makamit natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang katwiran at kapayapaan ng Diyos ay nasa mga banal. At mayroon pong kagalakan sa mga banal. Tingnan din po natin sa Roma chapter 15, verse 7. Verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano ang kahulugan ng gaya naman ni Kristo na tinanggap tayo? Nangangahulugan ito na ang Diyos at Panginoon ay tinanggap ang makasalanang gaya natin, hangal at mga nangangailangan pa. Iniligtas ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pag-ibig. Tinanggap niya tayo. Kaya gaya ni Kristo na tumanggap sa atin at niluwalhati ang Diyos, kaya ginawa niya tayong mga anak ng Diyos at ginawa tayong kaluwalhatian para sa Diyos at sa parehong paraan. Bakit sinabi na tanggapin ninyo ang isa't isa? Gaya ng kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, dapat nating gisingin ang ating mga puso upang patawarin at tanggapin ang isa't isa na may pag-ibig at habag. Ngunit pinipili natin kung sinong iibigin natin. Sinasabi ng iba na gaya nito, ang taong iyan ay tatanggapin ko at ang taong iyan naman ay hindi. Sa ibang mga churches, ang grupo ay nahati sa dalawa. Ang isa gusto ang kanilang pastor at ang isa ayaw sa pastor. Ay mali po ito. Kung ginagawa ng isang pastor ang ganito, hinahati ang isang grupo, makikita natin kung anong mangyayari. Makikita natin kung maayos ba ang mga bagay-bagay. Kung may ganitong pag-iisip, paano po may papangaral ang ebanghelyo? Hindi po. Dapat natin tanggapin ang isa't isa, gaya ng kung paano tayo tinanggap ng Panginoon. Dapat ninyong palawakin ang inyong pag-iisip, gaya ng dagat Pasipiko. Yung dagat Pasipiko, tinatanggap lahat ng maruruming bagay at nililinis ang mga ito. Dapat nating tanggapin ang isa't isa at magkasundo upang igalang at tulungan natin ang isa't isa para magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, dito sa Marcos 9, talatang 50, sabi nito, magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa.
Bakit sinabi na magkaroon ng asin sa inyong sarili at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa? Ang asin ay nagpapasarap sa pagkain. Kapag naglagay kayo ng asin sa kimchi, ang repolyo ay lumalambot at sumasarap, hindi po ba? Sinasabi ng mga tao na, ang sarap ng kimchi. Ang kimchi ay masarap. Ang napapasarap po sa kimchi ay ang asin. Ngunit ang asin ay natutunaw at hindi na ninyo ito nakikita. Ang asin ang nagpapasarap sa pagkain. Kung wala kayong asin, ay malaking problema po ito. Subalit, ma-enjoy lang ninyo ang lasa nito kapag ang asin ay tuluyang natunaw. Ang magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa ay nangangahulugan na nagsasakripisyo tayo ng ating sarili para sa isa't isa. Ang pinakamahalagang bagay ay habag. Habang ang asin ay natutunaw at nagdalaho, ay nakakamit natin ang pagkakasundo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng ating sarili sa halip na inihahayag, tinataas ang ating sarili. Kaya, kailangan ko rin pong sabihin sa inyo ang isang bagay pa. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5. Verse 18 hanggang 20. Ikalawang Korinto 5, verse 18 hanggang 20. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi binibilang sa kanya ang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sinasabi po dito na lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ipinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Una ay ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Kaya ngayon, gaya ng sinabi ko na, ang pakikipagkasundo ay dapat na magpatuloy dahil kayo ay una nang naipagkasundo sa Diyos. Pagkatapos, ang mga taong naipagkasundo na sa Diyos ay dapat maisakatuparan ng pakikipagkasundo sa pagitan ng mga banal, ng mga brothers at sisters sa church. Ang ministeryo ng pakikipagkasundo na ibinigay sa atin ay ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga hindi pa naliligtas, sa mga taong lumihis mula sa biyaya ng Diyos, na hindi nalalaman ang habag at pagtanggap sa Diyos, at hindi pa naipagkakasundo sa Diyos, upang sila ay maligtas at maipagkasundo sa Diyos. Ito po ay isang misyon na ipalaganap ang ebanghelyo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa makatuwid kay Kristo. Pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Kaya kung ihingiin sa atin ng Diyos ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, tayo po'y tiyak na mamamatay. Subalit hindi niya ito ginawa sa atin kundi kay Kristo at tinanggap niya ang mga kasalanan. Ito ay upang ipangaral ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y mga sugo kay Kristo na nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, ibinigay sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. At ang salita ng pakikipagkasundo ay ang ebanghelyo. Ipinapangaral natin ang biyaya ng Diyos sa mga tao upang sila ay maligtas at upang sila ay maipagkasundo sa Diyos. Sapagkat kung ipinapangaral ninyo ang ebanghelyo, ang mga makasalanan ay patatawarin at ang mga tao kaaway doon ay may pagkakasundo na sa Diyos. Kaya ngayon, ang ministeryo ng pakikipagkasundo ay nasa atin. Ang Diyos ay nananahan kay Kristo at ipinagkasundo niya ang sanlibutan sa kanyang sarili. Ngayon, nasaan na po ang Diyos? Ang Diyos na hindi nakikita ay nananatili kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ang pag-ibig ng hindi nakikitang Diyos ay nahayag. Ang salita ng Diyos ay nahayag. At ang biyaya ng Diyos ay nahayag. Ang Kristong ito, nasaan siya ngayon? Siya ay nasa atin. Dahil siya ay nananatili sa atin, dapat nating maipahayag sa sanlibutan si Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo, ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay dapat nating maipahayag at maipakita natin ito sa kanila. At dahil dito, kung kaya dapat natin silang maipagkasundo sa Diyos,
Ang salitang ito ay hindi lamang ibinigay sa mga banal noon, kundi sa atin bilang mga ministro ni Kristo, at tinanggap natin ang ministeryo ng pakikipagkasundo ang Ebanghelyo. Kaya dapat nating ipalaganap ito. Kaya nga, sa unang Juan 2, talatang 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Dahil sa ito'y para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan, kung kaya dapat nating ipangaral ang katotohanan sa mga tao sa sanlibutan. This is the message that I bring, O be ye reconciled, said the Lord. Hindi natin dapat kalimutan ang tungkulin nito. Noong tayo ay mga kaaway pa niya, ang Diyos ay pinagkasundo tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak, at naunawaan natin ang katotohanan ito ng una, kaya nga dapat nating ipangaral ang katotohanan ito. At dapat nating ipalaganap ang katotohanan na ang mga bisig ng pag-ibig ng Diyos ay malapad na nakabukas, at ito ay naghihintay pa rin sa lahat ng mga naging salungat sa Kanya, sa lahat ng mga sumuway, at sa lahat ng mga tao na naging laban sa Diyos. At ang isa pang nakamamanghang salita ay nakasulat sa Kawikaan, chapter 16, verse 7. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo magiging mga kaaway niya. Alam niyo, nagulat po ako nang nabasa ko ang salitang ito. Paanong pinagkakasundo ng Diyos maging ang mga kaaway ng tao? Kapag ang taong iyon ay kasiyasiya si Diyos, ang kaaway ng Diyos ay kaaway rin natin, hindi po ba? Yaong mga sumuway, yaong mga sumalungat. Sila yung mga taong parabang wala silang pananampalataya sa buong buhay nila. At kapag mamumuhay tayo ng buhay na kasiyasiya sa Diyos, ang mga taong iyon ay titingin sa atin at magsasabing, ang buhay ng Diyos ay nasa taong ito. Nasa Kanya ang katotohanan at biyaya ng Diyos. At sila po ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at sila'y manunumbalik sa Diyos. Habang si Jacob ay namumuhay ayon sa kanyang sariling plano at paraan, pagkatapos niyang umalis, nakita niya sa unahan niya ang kanyang kapatid na paparating upang katagpuin siya kasama ang 400 katao, at siya po'y nagulat. At sa batis ng habok, siya ay nakipagbuno sa isang anghel, buong magdamag, at nang hampasin ng anghel ang kanyang hita, ang kanyang balakang ay nalinsad. Patungkol po sa ano ang sinasabi nito? Si Jacob ay nalinsad. Si Jacob, ang taong tuso ay nalinsad. At ngayon, magmula ng sandaling iyon, siya ay naging pilay. Mula noon, siya ay lubos na nagpasakop na sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban ay gumuho. At kaagad, marahil, si Esau ay pumunta upang katagpuin si Jacob upang patayin siya. Subalit si Jacob ay nanumbalik ng nararapat sa Diyos. Ay ipinagkasundo ng Diyos si Esau kay Jacob. Kaya kapag tayo naging kasiyasiya sa Diyos, ay pagkakasunduin niya maging ang ating mga kaaway. Ang hari ng mga Filisteo, si Abimelech, ay nagalit kay Abraham. Subalit nang makita niya na si Abraham ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos, siya ay nagpunta kasama si Ficol na pinuno ng kanyang hukbo, at nagsabing, nalalaman namin na ang Panginoon ay naging kasama mo. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Magkaroon tayo ng sumpa na hindi na gagawa ng masama sa iyo at hindi ka rin gagawa ng masama sa amin. Kaya tunay po silang naipagkasundo. Kung tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay pagkakasunduin ng Diyos maging ang ating mga kaaway. Ano pong ibig sabihin nito? Ang iba ay maliligtas. Ito pong ibig sabihin nito. Maniniwala sila na ang Diyos ay kasama natin. Kaya ngayon, dapat natin gawin ang gawain ng pakikipagkasundo sa mga makasalanan na mapapahamak at sa Diyos. Sila ay magiging kaaway natin kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo, at sila ay tatalikod sa Diyos at hindi sasampalataya. Gayunpaman, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo at ipagkasundo sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging katibayan ng biyaya ng Diyos, gaya po sa Isaiah 44:22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.
Hindi lamang natin dapat ipalaganap ang Ebanghelyo kung tayo mamumuhay ng buhay na kasiyasiya sa Diyos, sila ay magsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya ang pakikipagkasundo sa Diyos, kapayapaan sa Diyos, ito po ay dapat na maisakatuparan ng patuloy sa buhay natin upang magkaroon ng kapayapaan sa ating mga kapatiran sa isang buhay ng pagsunod, at tayong lahat rin ay dapat na magsikap na maisakatuparan ang gawain ng pakikipagkasundo at kapayapaan sa Diyos sa mga taong hindi paligtas sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sa August 1 po, sa kasalukuyan, dahil sa COVID-19 ay napakahirap mag-evangelize. Gayunpaman, simula po sa 23, ang ating summer retreat po, ito ay naitakda na. Manalangin tayong lahat na ito ay talagang matuloy sa pagkakataong ito. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Mahabagin namin amang Diyos, sa amin po na mga lumayo sa iyo at naging mga kaaway mo dahil sa aming mga masasamang gawa, ang iyong banal at bugtong na anak ay namatay sa halip na kami upang wasakin ang puot at pinagkasundo kami sa Diyos. At ngayon ay mayroon na kaming buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian. Sa natitira naming buhay, sa pagsunod sa kalooban mo, O Diyos, at sa paggawa sa iyong kalooban, nawa ay magpatuloy ang kapayapaan sa Diyos at sa mga ligtas na brothers and sisters sa Panginoon na iniibig ang isa't isa, nagpapatawad sa isa't isa, at tinutulungan ang isa't isa na may kapayapaan sa Diyos upang ang kapayapaan ay maitatag sa church sa kalagitnaan ng mga brothers and sisters. Pakiusap, tulungan mo po kami na magawa ang gawain ng pagliligtas sa maraming kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan na gumagawa ng kapayapaan sa Diyos para sa mga kaawa-awang mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Pakiusap, wakasan mo po nawa ang sakunang ito at bigyan mo po kami ng pagkakataong maipangaral ang Ebanghelyo ng may kalayaan. Umaasa po kami sa iyong banal na mga kamay para sa lahat ng mga bagay na ito. Ididinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.